Minasan, konnichiwa. Hello everyone. So, andito na naman tayo once again for our lesson. And for tonight, we're going to study Kanji Unit 5 as promised. Okay, so this is for everyone, this instruction. So, please type 1 for first time, 2 for second time. And then indicate your country. For example, 1 Philippines. So we still have first timers, just one. Wala pa namang Philippines pa lahat. Ano? May technical problem kasi kanina. Ay, lumabas ng camera na naman. Ayun ako. So yan, at sa mga hindi pa nakasubscribe, binasahan, please don't forget to like yung atin pong ito mismo. Baka pwedeng pa-like. Dalawa pa lang nagda-like and then pa-subscribe na din. Like and subscribe po. And if you have friends who wants to learn Japanese, you can share this with them. Okay? Alright, after ng kanji, we will answer the exam, the short exam, okay? So we will just do this quickly, this kanji. So we are already 10 in the house. And all, yung ibang mga announcements, bigay ko mamaya para pag madami na. So, minasan, palike na lang po. Tapos may mga questions kasi ako. Wala pa naman si Rakesh, no? Sabi niya pa English. Rakesh, madalan eh. So,
MC Aquino, part ka ba? Naging part ka ba dun sa GC? Kasi, hindi ko alam kung sino ka dun. Kasi first batch, di ba? Nagbigay ako ng list ng first batch. So, MC San, Genova San. Part ka rin ba dun sa GC? Kasi hindi ko alam kung sino kayo dun. Iba yung name sa GC, iba yung, sa YT. Wala po ako dun. Ah, okay, wala ka pala dun. Wait ha. Ilagay ko yung Facebook page. Mag-follow kayo kasi doon ako magpo-post lahat ng mga announcements na po, hindi sa GC. Ilagay ko yung page natin. Kasi kapag sa GC kasi ang naging problema, ang sobrang naging problema na GC na yan. Mamaya. Yung page, no? While waiting for others, 8 pala naman. Tsaka si Genova Exaldia, kasama ka ba sa GC? Genova San? Genova San din. Ang follow po ko sa inyo, may comment po ako din sa short exam. Okay. Good. Then Aviso to. Raylan Aviso. Then Aviso is Raylan Aviso. Okay? So si ano din? Kano ko ba ito? Copy din po. Genova San? Wala pa po. O kaya ka pala pinaghanap ko. Same din ba yung name mo sa FB? Genova San? Hi, Lady Sophia San. Filipino ka ba? Are you a Filipino? Wait na. Yan ba yun? Hindi ito na. Page link. Nagay ko sa... Ito na, no? Dami kong... Dalawa yung mali ko kanina. Na... Dalawa yung mali ko kanina. Okay. Okay, everyone, please type. One for first time, two for second time. Please indicate your country. Yan po, yung nakapost dyan is ang aking Facebook page kung saan maglalagay ako ng mga announcements, short exams, dyan po. So, follow nyo para laging updated. Yung mga batches, dyan, lagay ko rin dyan. Ako po si Sophia Gracias. Okay, kasi magkaiba yung mga names ng, ano, sa YouTube, tsaka sa, ano, sino pa ba yung nandun? So, Pearl Ann. Wala pa si Pearl Ann. Oh, wala pa si Genova San. Kiluwa San. Si Kiluwa San din. Hindi ba siya naging part ng ano, GC? Wala rin ba siya doon? Wala pa siya, no? Basta kasi pinost ko eh. Tapos, Mina San, dun sa first batch, wait, dun sa may page, di ba pinost ko according dun sa batches? Lahat ng names na nandoon, doon kayo magko-comment kung saan yung post na yun. Wala po ako nakita nag-comment kung mag-participate ba kayo o hindi. So, hindi ko alam. Siyempre, yung mga participate, yun yung bibigyan ko ng link. Walang nag-comment doon. Isa lang. Si Redensan lang ang nag-comment doon. So, for example, nakita nyo yung name nyo, first batch. Doon kayo sa post na yun maglagay ng comment nyo. Second batch, third batch, kung nandun na yung names nyo. Para alam ko kung mag-participate ba kayo o hindi. Kasi kung hindi, syempre, lagyan natin ng iba kung ayaw nyo. Lalagyan ko ng iba para hindi sayang yung time. Saan banda dun, Sensei? Relation record po ito. Sige, ulit-ulit po mamaya kasi may mga dumarating pa. Yung sa ano, ayan na, yung binaba ko na page ko yan. So, Rochelle Nicole is, nandun ka, diba, kasama ka sa first batch. Sa comment section, kasi nilaglagay ako doon ng, sino ito? Oo, dun sa comment.
Si Rochelle San ay maglalagay sa comment kung saan nakalagay yung name niya. Lagay lang kung mag-participate. Kasi may instruction doon. Ano? Sabi ko, lagay sa comment box if mag... Ayan, si Phil. Phil, hindi ka rin naglagay doon sa ano? First batch. Kasi kasama ka, di ba? Ah, hindi pa ka na pala. Yun. So, welcome natin. May bago tayo. First time, Genova San. Ay, hindi naman first time. Rebecca San. Rebecca Cacho San. Yan, first time. I will do it later. Okay. Basta ha, ibinaba ko na. Baba ko uli. Eh, hindi pala dito yun. Dito pala sa cellphone. Yung, again ha, ito yung Facebook page ko. Dito kasi ako na maglalagay ng mga announcements, short exams. Paki-follow para makita nyo kung hello, first time, Atlantic Navy Philippines. Okay. So, for everyone, yan po ang aking Facebook page. Paki-follow kasi lahat ng exams, yung mga batches, ay, para sa mga bago, explain ko mamaya, yan. Take down ko lang dito, explain. So, dalawa pa lang naman yung bago natin. So, i-follow po para kasi nga dyan ako magpo-post. So, yung mga names, kung saan nakalagay ang name nyo na post, doon kayo maglalagay ng comment kung magpa-participate kayo o hindi para alam ko. Yun lang mabigyan ng link para sa participation. Zoom tayo for first time. Zoom. Rebecca, kasi Sean po. Ginagamit ko lang Rebecca. Ah, si Sean ito, si Se. Yun, di ba? Yung nakalagay sa ano. But first time ba ikaw, Sean? Si Sean? Hindi ikaw si Sean. Ay, may hindi alam kung paano maka-join. Saglit. First time nyo ba? Hindi pa kayo naka-join? Nasa JC? So, ito. Ayan. Ah, Ariel sa FB, ikaw si Genova. Layo naman kasi yung name niyo sa ako. So, Ariel. So, ang gagamitin talaga namin, ano? Hindi ko alam kung paano kayo tatawagin. Si Genova San ay Ariel ang name niya. First time po. Christian Atilio, first time. Ah, yes, nakita ko yung profile pic mo. So, first time. Okay, so, list po na yung attendance for today. Let's see, what if? No, have but not a lot first time. Ano ba yun? What if I know? Have? Anong I know have? Let's see, what if I know have but not a lot first time pa rin po ba yun? Ano daw po yun? Paano ba makasali sa JC? Okay, wala na po tayo magiging JC bukas, tanggalin ko na siya. So, Minasan, wag na po muna mag-ask sa JC. Wala na po tayo ha, tatanggalin po natin yung JC. But if I know some, but not a lot po. You know some ng what, ano pong tungkol, ano ba yun? Tungkol saan po yung alam niya ng, hindi ko naintindihan. You know some na ano po, paano ba makasali sa JC? Again po ah, sa mga bago. Ah, ng lessons. Alam niyo yung lessons, pero hindi lahat alam. Ganun ba yun? Ano yung tinutukoy niyo, yung sa batch ba yan? Yung about sa batch? Huwag kayong mag-alala dun sa ano, sa ating, mabilis lang yon. Tandaan nyo lang mag-chikosoka. Tapos mag-question lang ako sa inyo ng mga dalawang questions. Di tapos. Para mabilis lang. Then, may tatanong lang ako sa inyo kung basta pagdating na lang doon, ha? So, ganon. Attendance pa ba ako?
So, yan ha. Basta yung mga first time natin. Wala na po tayong magiging GC. Remove ko yon tomorrow morning. Inaantay ko lang mabasa kasi lahat. Kaya minsan pa, uy, mag-pinipaste doon para minasan, basahin nyo po. Kailangan mag-follow sa page, Facebook page para doon kayo makakuha ng update kung ano nangyayari sa bansa natin. Kung ano mong nangyayari. Paano po makapag-comment kasi kung aalis na yung GC? Hindi! Ha? Makakapag-comment naman doon sa ano eh. Sa ano po yun? Sa Facebook page? Pwede naman mag-comment doon eh. Kahit na wala naman GC. Diba? Follow lang yung page. Makakapag-comment kayo doon. Hindi mo makapag-comment doon. Nakikita ko naman. Pwede naman mag-comment. Bukod naman kasi yung GC sa page. Magkaiba po yun. Hiwalay po yun. So, hiwalay po yun. Huwag kayong mag-alala doon. Baby girl. Ano, okay na po. So, yan, we're 17 na ha. Mag-start na tayo para kasi magsasagot pa tayo ng exam natin eh. Sa mga hindi nakapagsagot ng exam, yung pinicturean ko din yung exam, nandun din siya sa page. Di na makasagap pag-Alana JC. Di na makasagap ng balita. Mary Jane Padeas, Philippines. Dana po answering the questions for the exam. Yes, later magsagot tayo dyan. Mary Jane Padeas. Makakasagap? Di na makakasagap pag wala na GC? Lahat po ng announcements mapupunta sa ating page. Again, ilagay ko uli ang page natin. Dito kayo makakuha ng announcement. Isang advantage sa akin tong page kasi eh. Hello? Kasi po, paulit-ulit po, umaakyat yung mga messages. Pag umaakyat yung message, yung announcement ko na, uy, may exam tayo ng ganito, pakisagutan, ganyan. Ito yung first batch. Ang gagawin ko, ipipaste ko na naman para dun sa hindi pa nakakita. So, ang gagawin ko sa buhay ko? Magpipaste na lang ako magpipaste doon. Kailangan kong antabayanan lagi na, uy, hindi nakita nitong iba, hindi alam ko ano nangyayari. So, tatanungin naman nila, ano yung listahan na yan? Ba't may listahan na ganyan? So, hindi na. Tapos may magtatampo, tapos biglang aalis. Diba? So, hindi talaga pa. Ito again, yung page natin. So, 90 na tayo ha? 90 na tayo? Okay, 90 na tayo at 8 pa lang ang ating thumbs up. Baka pwedeng pa thumbs up dyan, guys. Thumbs up naman natin yan. So, 90 na tayo. Lahat ba nakapagsulat na dito? Mas maigi, kahit once lang, mag-type kayo dyan para nakikita ko kung sino-sino yung mga nakikinig. Yes, thumbs up. So, thumbs up tayo. Sige, para pag marami-rami na mamaya, dun ko na lang explain. Again, kasi paulit-ulit na naman tayo kasi may mga bagong parating. Okay, so let's start na muna. After ng candy, saka mag-explain ako nung dun sa mga lahat ng announcements sa lahat ng katandaan, yung mga nangyari, and then proceed tayo sa answering nung ating exam. Yung mga first-timers na hindi pa nakakuha dun sa exam, nandiyan po sa page na yan, yung exam na atin. Pinost ko siya. Dalawang picture siya for lessons 1 and 2 pa lang yon. So kung gusto nyo humabol, kung gusto nyo yung sagutan yun, huwag nyo muna pakinggan yung sagot na mamaya ang gagawin namin. And then, sagutan nyo na lang mag-isa. So, nasa inyo kung gusto nyo sagutan o hindi. Okay, so yan. Tapos na tayo dito. Gagawin ko na siya. So we have 3, 6, 9, 12 characters for tonight. 12 characters. So our first character is, have you seen this? Okay, so yung verb yung pinag-aralan na natin yan. Yan si ikimasu. So first is yung left side niya kailangan isulat before yung right. Okay? Yan si, ano ba siya? Ikimasu na verb. So, kaya sabi ko, prepare kayo ng inyong mga pen and paper para makapag-practice-practice kayo dyan. So, wala pa si Rakesh, ano? Hindi pa.
But of course, this will be laid back. So, nasa na siya? So, that is the verb for to go. To go. So, pag nag-order kayo sa restaurant, sabihin nyo kung to go ba o for dine? To go. Siyempre, unyo mo yan si E. E, di ba? So, dapat, minasan, you have already memorized the, ay, hindi pa. Kataka na hiragana. E. Or, siyempre, siya si E ng ikimasu. That is ikimasu. Ikimasu. Okay, practice writing. First one is the left side. So, upper part. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, that is for to go. Ikimasu. And of course, that is also, if you remember ginkgo, bank, that is the ko of ginkgo. So we're not going to write it because the gin is, we're not still in gin character, no? So ginkgo, that is ko. Ko, ko, ko. Yung ko niyan, I see ginkgo. Yung ko. Ko ng ginkgo, okay? Yan, syempre, si Onyomi na yan. So, next is we also have kimasu. 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 And the day today. So we have kimasu. Or coming. Okay, how do we write kimasu? Siyempre, this one's first. Yan. Then left and right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Again, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And since we studied ski, right? Ski. You remember ski? This one? The character for moon. So that will be next month. Moon or month. So that will be to come, diba? So to come.
And then this one is month. So next month. The month to come. So next month. So we have Raigetsu. 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 So much better, Binasa, na you already memorized katakana and hiragana at this point. Lalo na't nasa lesson 5 na tayo. And then next time, hindi na ako magsulat ng mga rumaji. I won't be writing rumaji anymore. If once we're in lesson, maybe lesson 10, kahit 10 siguro. Kasi there will be first newcomers again. So yun, naburok siya. Kimas. So what else for Kimas is Rainen. Ito din, i-write natin si Rainen. Okay, so any questions? So we have two characters for now. Dahil late ako nag-start, bilhin natin. Yeah, it's already 7. So next is so this one. Do you remember that? That is Gakko of Gakko. Okay? That is the Ko of Gakko. That is the Ko of Gakko. So this means gathering place. School. The gathering this school. So since we're done with Gakko before, a kanji for Gakko. So we have this and this. So may kanji na kayo ng Gakko. That is Gakko. Ha-ga-ko. Narinig na may method. So, that is Gakko. So, do you remember this? Chu? Naka? So, if you're going to connect it or to place it before this kanji, it will be? Chugakko. Okay, we have. So we have Chugakko, which is junior high school. That is junior high school. So this is Chu. Chu. So we have now junior high school. Because we're done with this kanji. With this character, junior high school. So, pag nakita nyo yung naka na yan, okay? Usually, mga intermediate. So, next. How do we write this? So, first is the left side. Always left side mag-start. So left side is, this is the character for Ki, right? Ki. Do you remember how to write Ki? Which is for Mokuyobi. So Ki. So just imagine, this is the Ki. The tree. Ki is tree. Hindi yung susi na Ki. And then this is the school. So beside the school, there is a big tree. Just for me. And then kayo mag-isip kung paano siya matatanggal. Okay, so that is the Ko for Gakko. So next. And again, dun pala sa ano, first batch ha, for those who are included in first batch, I changed the date. It will be tomorrow. Why?
Kasi on Wednesday, our lesson is grammar. So, pag grammar kasi mas mahabang explanationan yan. So, bukas is vocabulary. Pwede mo siyang pa-exein. Vocabulary tomorrow, and then right after nun, yung first batch. So, tomorrow will be the first batch. It's posted in the Facebook page. Okay, so next. So, we have the character for week. Week. Not week na UI, na mahina. This is week. Yung linggo, sa Tagalog. So, we have this character. Okay? That is week. So, it doesn't have any kunyumi. We just have onyumi, shu. Shu. Kung pinapalos niya, shu. So, lesson 1-5 ang coverage ng kaiwa. Yes! Saglit lang naman yun. Just to accommodate everyone. Ilan ba yung nandoon? 70 to 80? 80? Grabe. Ano lang yun? Hapyaw lang. Then yung next kaiwa, kung mag-join kayo, tingnan natin kung pwedeng habaan. That is, may condition kasi ako doon, so kung papayag kayo, right after yung each kaiwa, each batch naman, tatanungin ko naman kayo kung okay sa inyo. Pag okay, di include natin kayo sa second time. Okay? So, again, ano sa ba tayo dito? Di ba we studied this kanji? This one is now, which is ima. So if you put this one together with this, so we have this week. So meaning to say, konshu. Okay, this week. This is konshu. 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 And, sorry just a reminder, para sa mga first timers, please, since we're already in lesson 5, you can still catch up, okay? Just watch the lessons. It's uploaded, automatically uploaded every after live stream. The next day, it will be uploaded in the YouTube. So, lessons 1, 2, 5, please watch. Para maka-review kayo. And then, hiragana katakana, if you're not yet knowledgeable in hiragana katakana, we also have that. So, in the title, for the titles of the video, so we have lesson 1 to 5 and also kanji units 1 to 5. And this one is the fifth one. So, 1 to 4. And then, hiragana katakana. Very basic. Kailangan nyo maalala talaga yung hiragana katakana. Encourage ko kayo talaga. Yun talaga. So, ang dami talaga. And next. So, we have konshu. And we also have this one. To come, right? This is the to come. Ano po ang mga bago natin katulad ko, ma'am? Yes, may pag-asa ang mga bago natin. Yun nga. So, what you need to do is to watch. Kasi, kaya po yan recorded para hindi pa tayo mag-ulit-ulit ng live stream. Para kung may mga bagong dating, you just need to watch. Para din naman dun sa mga matagal na nanonood, continuous naman yung pag-aaral. So, for those who are just first time, we have weekends, right? This schedule for this is Monday to Friday. So, Saturday, Sunday, if you're free, just watch the videos. Nasa inyo naman yan kung gusto nyong sunod-sunurin agad. Basta yun yung advice ko. And we're still in unit 5 or lesson 5. So, makakatch up kayo. Lesson 1 nga kasi. Lesson 1 pa ako. Oh. Yung lesson 1, twice ko nang inulit yung lesson 1 na yan. So, hindi naman maganda kung paulit-ulit lang tayo ng lesson 1 again kasi may mga bago tayo. So, syempre, paano naman yung mga continuous
mga nauna namang nakikinig, di ba? So, papanood na lang po para pagdating ng lesson 6 is habol na lang. Habol lang tayo. For sure naman, maintindihan nyo naman yun kahit mag-start kayo sa lesson 6, siguro. Maintindihan nyo naman yun. So, if hindi kayo available sa time ng 6 p.m, don't worry kasi pwede ninyo namang mapanood yan dahil mapi-playback naman yung ma-record naman yan. So, yun ang maganda dito sa atin kasi ma-record siya. Automatically uploaded. Hindi yung pag sa Zoom, hindi naman ma-record, di ba? Wala na talaga siya. Yan. So, nasa na tayo? So, yan. Gano'n pa lang sinabi. And shoe week. So, we also have my shoe. Di ba? My is everyday. So, put it before this shoe. So, my shoe is every week. So, you have every week. So, I'm not going to write anymore. So, we have week. That is true. So, how do we write this? First is this look-alike box, this one. So, then, so, it's 1, 2, taba, diba? 1, 2, and then, yung character sa gitna, ito yung parang siyang yung doyogi, diba? 1, nawala na ako, sabi lang. So, ulit tayo. Tama po, nanood na lang ako ng replay. Yes, yes, okay yan. So, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11. So, we have 11 strokes for shoe. For shoe, my dozo, ma'am. Yeah, sure. So, again, for the last time is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we have the kanji and character for shoe. So we have konshu, my shoe, raishu, di ba si raishu yung sa Pokemon? So iba yon si raishu. So next we have the kanji for to leave. Have you been left by somebody or someone? So this is not the kanji for leave na umalis. So that is. But the same ata. Yung kanji to leave, yun yung to leave niya. Let's check. That is kyonin. Kyonin. Ah, same. 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 Yung literal na leave nga. Gone. Kasi gone eh. So, nawala, di ba? So, same siya. So, we have to leave past. Basta, sa kyonin tas ito ginagamit. So, we have this again. Para nasari na kayo every time, di ba? Madalas gamitin. Ito si Doyobi. So, we have kyonin. We have kyonin to leave or pass. To leave. Pass. Ito naman nakaraan. Gusto nyo mag-reminisce ng mga nakaraan. So, we have that kyonin. Kyo siya, di ba? Kyo. Siya lang si Kyo. Kyo ng Kyonen. So, if you're going to write then, that is for the year. Di ba tapos na natin? Ay, hindi na lang pala. Ayun pa lang pala si Kyonen. Ay, si Nen ng Kyonen. So, we have this. Kasi, year. Yung next kanji kasi natin, isabay ko na lang siya. Isabay ko na siya. This will be our next kanji para mailuktong natin. So, we have. So, pumalit tayo siya. So, we have kyonin. Okay? This is kyonin. So, we have kyonin. Which is last year. So, makita niyo itong kanji na to.
It's about past. So this one is year. Year, okay. Oh, but first, how do we write this? Ito muna nasa taas. 1, 2, 3. And then, 4, 5. Okay? So again, 1, 2, 3, 4, 5. So parang hindi kayo nag-drawing. Pero ito kasi mas mahaba yan. Yung lupang tinatayuan mas. So, let me erase this. Pero hindi mo natin. So again, ha, this one is our next kanji. Okay, the kanji for year. Year. This is the kanji for year. So yan again, this one is last year. Last year. And again, this. This kanji, di ba? Si? Si Kotoshi. So, this one is again si Ima. Ima, now. So, that is combined with this kanji. We have Kotoshi, this year. Now, and then the year. So, this year. That is Kotoshi. Kotoshi. Sa mga first timers, hindi pa alam mo kayo mabigla. Alam mo kayo mabigla, ha? Kasi last time, dito sila nakapag-start. So, nabigla. Wala ko naintindihan kasi nasa kanji na kasi tayo. So, pwede naman kayo mag-stop dito and then doon muna kayo sa mga naunang videos para maintindihan siya. Para hindi kayo mabigla. Kasi dapat hiragana, katakana muna tayo. And then yung mga first natin na yung mga first natin na mga na mga kanji is mas isi-isi pa. Siyempre, palalala ng palala yung mga next sa mga darating na kanji. Kotoshi. Kotoshi. This year. So, pag mag-isa lang siya sa si Toshi. Yan ang kanyang si Konyomi. Si Toshi. And we have Nen for Onyumi. So, Toshi. And then, Nen. Nen, okay? For the Onyumi. So, we use that for years. To count years. So, Nen, for example, Ichi Nen, Ni Nen, San Nen. 1 year for Ichi, di ba? Ichi is 1 plus Nen. So, Ichi Nen. So, parang ganito lang yan. So, halimbawa, ganyan. Ichi nen. Pwede natin ni. So, we have ni nen. 2 years. And so on and so forth. Okay. And again, we have mai. Mai. So, put mai before this character. Then we have every year. Mai Toshi or mai nen. This is kanji for my, di ba? My. So, dalawa reading niya. Pwede siyang my Toshi, my Nen. My Toshi or my Nen. Every year. And if you are watching animes, di ba minsan merong sasabihin niya na, Ichi nen mae. Nen mae means ago. Pag may manarinig kayo, Ichi nen mae, Ni nen mae. Minsan, ganun. Pwede ka kayo, pwede niya gamitin niya. Yung mae, yung ating kanji no. If you remember this, last time lang ito. Diba? This one is Mae, da Gozen. Zen for Gozen, AM.
So this is mae, di ba? So we have then. So we have this nen mae. For example, ha? Bawa, one, ichi, again, ichi. Lagyan na dito. So, ichi nen mae, 1 year ago. Tapos, pagkwento na kayo, mga ganun. Ichi nen mae, ay, ano pala ito? Ichi nen mae, ni nen mae, 2 years ago. Punta ako, sa ni hon, mga ganun. Ichi nen mae. So, that is nen mae, 4 years ago. And then, next kanji is 3, 4, 5, 6. So, we have 6. Ang kalahati na tayo. Next is, ang ating kanji 4. Eki, syempre, kung napunta kayo Japan, mapupadpad kayo sa mga iba't ibang station. Yung Eki is station. So, we have the kanji 4 station. So, first is this one. Yan, ha? Yan, I see Eki station. Station. Station, Eki, Eki. Eki, for station. Kumbawa, they see the sign. So, for example, how will you connect it? So, just like this. Kumbawa, Tokyo Eki. Tokyo, di ba? May Tokyo station. Tokyo Eki. Minato Eki, mga ganun. Yokohama, Eki. Kung ano ba yung mga iba't ibang station dun. So, that is for station. Isa lang naman siya. Ah, meron din tayo. At wala siyang kunyomi, ah. It doesn't have a kunyomi. So, we have only onyomi. So, you can also use mae again. Eki mae. Eki mae. What's eki mae? Eki mae is in front of the station or near the station. So, we have eki mae. So, eki mae. Eki. And then, yung mae natin, di ba? We're done with this kanji. Eki mae. Eki mae. Yan. Basta mae yan means harap. In front of the station. Or near the station. Pero mas okay sa akin yung in front of the station. Yan. See? Eki mae. So, an example. Okay, so let's go to our next kanji. So again, how to write this one? So, first is yung ating vertical line. So, in the left part, left side, so we have this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then itong yung apat na yun. 7, 8, 9, 10. And then for the right side, continuous ang number. 11, 12, 13, 14. So we have a key. So are you writing it down? Just para lang kayo the drawing. Mamay yung drawing. So that is for station. Di ba? Yung sa Manila, may pinaganda na yung station noon sa may subway ba yun? So, next we have so we have this, the kanji for electricity. Electricity. Ay, hindi. Balik yung tatawa.
Isipin nyo na lang, cordon to cordon ng saksakan. So, yung binamilitarsip. Para lang sa akin, para kasi siyang cordon. Tapos, pag nabasa, di ba ito parang sa ulan, pag nabasa, ground ka. Kaya siya nakahiwalay kasi bawal siyang babasa. Di ba? Yeah. Electricity. Electricity. More electric. So, what do we have in electricity? Ito nga may apat. Yan. Siya si Den. Si Den. Den. Yan, si Den. So, only one, Onyomi only. We only have Onyomi for this. Then, so, for example, this is our next character. Magin na natin siya. So, di ba, in our last vocabulary, we have Densha. Kumarinig nyo yung Densha, yung mga train yan. Train mo naman yan. So, si Densha. Pag-uusap kayo. Doon. Ilang den siya ang sinakyan mo? Den siya. So, we have, this is den, and then this is siya. So, we have, den siya kasi electric powered yung train. So, we have den siya. And then this. So, that is the den siya. Den siya. Den siya. Ah, ito pa. Train, diba? Train. Okay. So, we have yeah. Being trained na. Siyempre, dapat electric. Kasi nga electric yung ating kanji. So, dito, lagyan nyo lang dito sa unahan, ha? Just put electric in. Hindi na kasi cash. Electric. Yan. Napagilid yung ano, sulat ko. Yes. This one, ano? So, let's go to this one. This is kuruma. Sino may mga kuruma? Kuruma. Kuruma. Hindi kami makapag-renew. Kuruma. Ay, nako. Pakahigpet. Ay, that pala hindi ko inalis. Basta yan, yun yung silensyo. Hi, Ren Gantalao. Kumbang wamina. So, we have Kuruma. Wheeled vehicle. Wheeled vehicle, si Kuruma. So we have Kuruma. Again, if you have friends, para sa ating mga first-timers, you can invite them to study with us, Kuruma. Kuruma. Car, automobile. Okay, we have Kuruma. And then yung sample natin kanina, Densha. So wheeled vehicle plus the plus electricity, naging densya siya. So, densya. And then what else? That is also siya. Onyomi. Onyomi is siya. Siyang siya. Siya na nga. Siya na. Siya. Siya. Ay. Siya. Yung kanyang onyomi. Ito si Onyomi. Dapat dumating na, may malakas kasi yung boses ko, nagigising yung ano, mga baby ko doon. So, siya, parating na yung aking ano, in order na Bluetooth mic. Ay, hindi ako magsigaw masyado. So, we have siya for G10 siya, okay? So, G10 siya is bike. Parang bumulong na yun. Potential for bicycle. So, we will study the kanji for potential. So, later. Sulat natin siya.
G10 siya kasi. Yung G pa muna eh. So for now, we have wheeled vehicle, kuruma, car, automobile, and then onyomi-ish siya. What's that? Crazy Talk and Gameplay FF? Ano yan? Naligaw ba siya? So next is... Okay. Our next is... This one. Okay. So that is the kanji for self. Ay, hindi, pinasulat ko, no? Yung spot na ito. Self? Wait lang. Self or auto? Okay, so how do we write this? How do we write this? So, we write the horizontal. We draw the horizontal parts first. So, one. And then, two, three, four, five, six. And then, saka yung vertical last siya. Seven. Yan siya. So, again, one, two, three, four, five, six, seven. That is kuruma. Kuruma. So, this is yung at yung G. Yung sinasabi ko kanyang sa inyo, yung G10 siya. Parang cake character. Ah. O ano. So, yan. So, we have siya si Mizukara. Yung kanyang konyomi, Mizukara. Oo, alala ko ito si Mizukara. Mizuka lang, Mizuka. And then, additional pang ra. Ito si Konyomi. Mizuka lang. Mizuka lang. So, try to write. Just try to write it. So, meaning yan is oneself for oneself personally. Oneself personally. Mizukara. So, for example, kasi nga may ra dito, meaning, ganito siya, sulat ha? Narinig niyo pa ba? Yan. Yan. Ra. Hiragana ra, so, Mizukara. Mizukara. And then, para sa ating onyomi, we have G. G na si G or she. G or she. G yan ha. Si G or si she. Yun nga, yung kanyang pasinasabi, si G10 siya. So, siya si G. Hindi pa kasi mabuo si G10 siya kasi yung 10 pa, isulat muna natin. Si 10. For G10 siya. So, paano isulat yun? Ako, hindi na ako na-average. So, ito muna ang kudyat sa taas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Again, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kulang pa tayo ng 10 para maging G10 siya. We already have G and then siya. So let's write our next character. Ito na, yung mga may bike dyan. Yung mga may bike ah. Yan. See? 10 ng G10 siya. So, we completed it already. So, we have 2 will. 2 will. Hindi si Kuya Will, ha? 2 will. Kuya Will. Hindi mo ko nanonood na. Naisip ko lang. So, we have 2 will. Yan.
to will is corrogaro. 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 We have coniugi, which is corrogaro. And our onyomi, onyomi, okay, is 10. Yan, si 10. Hindi yung 10 na 10, but 10 for, okay, kumpleto na natin si Jitensha. So, we already have bicycle. So, first is this one, kanji for G, and then this is 10. G10, and then we have siya, this one. Yan. So, we have G10 siya. G10 siya. G10 siya. Bicycle. So, we have bicycle for G10 siya. And then, sa next character na yun. Ito rin yung for those who are driving. So, we have untenshimasu, which is to drive. Untenshimasu. That is the 10 of unten. So, we're not yet in ano eh, yung kanji ng unen. So, later na yun. So, untenshimasu is drive. Or unten for driving. So, let me erase this. So, our next character is, or our last character. Okay. So, that is our last character, Do, for G Do siya. Do for G dosha means to move. Ugoku, to move. Last character. And then this. So that is the character for to move or ugoku. Ugokimasu. To move. Ugoku. Ugoku. So, ito si Kunyomi. Kunyomi. So, we have Kunyomi Ugoku. Bakit siya may close in parenthesis? Why do we have close in parenthesis? Kasi that is the character you need to add right after this kanji. This is the hiragana that you need to add after the character. So, draw this character and then add ku for it to become ugoku. Ugoku. So, we have ugoku. That is to move. And then, we also have do. Yan na. Let's use this again. Ito, and then this one. So, we have jido siya. Okay, so, we have jido siya. Ganun din siya. Automobile, car. Ganun din. Jido siya. Ito si G. G, and then this character. Jido, and then this one. Yan, we have jido siya. G. Do. Sha. Hindi nakasama yung ka. Ka. Anong ka? Bubulong. So, what do you mean? Ito ba? Si Ku? Sige pa, type ka. Please. Kung ano yung mong sabihin. So, we have...
So for example, yung verb na din. So we have the verb for ugokimasu. Ugokimasu. So we write ugokimasu. Diba? So just add ugokimasu. Yes. So we have ugokimasu. Ugo. And then this one is kimasu. So that is move. Move. Hindi na to move. Move. Yung sa ugoku kanji. Jidosha. Ugoku na kanji. Hindi nakasama yung ka sa ugoku na kanji. Yumi. Yung ugokasu ba yun? Are you talking about ugokasu? Big. Ah, itong kasama siya. So, yan. Isang buong kanji ito. Isang buong kanji yan. Kala ko anong ka. Alin? Matami ko lang. Sa jidou siya, hindi mo nasama. Ito siya. Ito. Ay, hindi. Kasama. Hindi ko nasama. Sorry. Yan. Dami kasi yan. Meron yan dyan, syempre. Sorry naman. Yan. Oo nga. So, ayan siya, ha? Meron yan. Hindi ko nailagay. Siyempre, kung meron tayong typographical error, meron din tayong whiteboard error. Chocolate. So, yun siya. Basta yan, si Jido siya. Okay? Lalo na pag minsan nagro-romaji ako, may mga, nasa isip mo siya, hindi mo na siya pala nasulat. Kulang pala. So, yan. Ito ang lahat ng ating kanji for today. That is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12. So, what happens? Okay, so ngayon, participation tayo. So, ituturo ko yung mga kanji and then give me the Japanese word for that. Okay? So, yan. Or kung hindi ko man ituro, syempre, isulat ko siya. So, first. So, everyone ha, minasan, participate. Sangkashite kudasai, minasan. So, we have... Sige, isulat ko na lang kasi. Ito mo na. So, what is this kanji? Wait. Yan. Please type, please type. Type, type. What is this kanji? Character. Go, 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 go. Anong kopyahan? Diba, hindi nyo nakita? So. Sino pa? Dalawa lang ang nagsagot. Dalawa lang. Kukopyahan nyo na lang, may nakasulat. Yes. Japanese. Japanese. Let's wait today. 10-12. So, Nicole Rochelle. Reden San MC San. Okay. So next, Minasan, we're 60 in the house. Please participate para makita ko naman yung mga pangalan yung magaganda sa ating live chat. So next is, so this one, importante alam nyo to kasi kapag sumakay kayo doon, wala namang ibang sakayan, pero na lang kung meron kayong kuruma or bike. So what is this? Yan. But this in Japanese, in Japanese. Okay, okay. How about the others? Yan, si Phil. Oh. English, baby girl san, baby san, or baby girl san. Japanese. So, nakikita nyo na yung mga klase nyo. Kayo-kayo yung mga nagsasagot dyan. So, we have, so, ito yung mga nagsasagot. Baby girl, you know, kastang. Oh, Mark Fernandez. Station. In Japanese? Minasan in Japanese, ha? Nihongo de? Nihongo de.
Maria Teresa. Maria San. Maria Teresa San. Cepel San. Genova. Okay, so next, let's go to our next. Yung kanina. Yung kanina natin, see? Oh, please write this down. What is this? Kanji. Write it. Type it. Ink. And then, ink. Next. Who else? Next. Gado kasi siyang bike. Meron siyang bike. Meron siyang jido siya. So, we have G10 siya. Okay. How about Mina-san? Yung others? How about the others? Oh, yan. Oh, bago. Nagsulat si Len-san. Yan. Participate tayo, guys. Len-san. Okay. So, next is... Yun ha, may ka na yan. So, so what's this? This one. Yeah. Okay. Mark Fernandez. Narating sa tayong kasama, Mark Fernandez. Next. G-dosha, okay? G-dosha. So, we have G-dosha. What else? So, next is, what's this? Mina-san, yung iba, hindi ko nakikita yung pangalan, nagtatype. Wala. Marami pa naman tayo, oh. 17. So, we have this. Okay lang, kahit mali. Pwede namang itama. So, What's this? Last year. Japanese of last year. What is Japanese of last year? Type it. Okay. Type. Sila-sila pa rin yung nandyan. Ilan lang yun ang mga nagsasagot? 3, 6. Then, more than half naman. So, go. Okay? Walang U, MC-san. So, Kyonen lang siya. Maikli lang siya. So, Kyonen. Nicole-san. So, wala tayong U. So, Kyonen. Mabilis lang siya. So, Kyonen. Kasi ganito siya. So, we have Kyonen. So, next. Next time. So, next natin ay, late ba yung kay Maria Teresa Sang? Nasa G-Tensio pa siya. Baka late internet. Okay. So, next is, para maalala nyo, this one. Oo nga eh. Go. Type. So, let's type. Type. Phil-san, gakko. Baby girl-san, Reden-san, gakko. Genova-san, gakko. How about the others? Pare-pare mo lang mga names nila. May mga hindi pa rin sasagot. So, Genova-san, gakko. Chugakko, pag meron tayong
May naka tayo, no? So, Gakko, okay. O yan, si Lensa, nag-participate din siya. So, bago lang to si Lensa, eh. First timer ata siya. Okay. At, kagaya ng aking sinangako sa inyo, no? So, let's see. Kasi magkasagot pa tayo ng ano natin. Ng ating exam. So, let's finish this. So, again, before yung pagkasagot natin, so, reminders. So, I have here reminders. Bago magkalimutan. And also for those who are first-timers, para alam na rin nila. So, again, dumi ng kamay ko. Sabi ko ng cellphone. Kukawa na may cellphone. So, wait lang, ha? Masyara. Okay, power amazing. Ano din ang mga ink. So, i-type ko, ilagay ko ulit para sa mga bagong checking out exam. Wow! So, syempre before that, announcements muna. Dito na lang ako sa page. So, ilagay ko lang uli para sa mga bagong dating, minasan. Ilagay ko yung ating page. So, all of the announcement will be posted in our page. So, please follow. Okay, ayan niya. Binaba ko na siya. Yes, so yan ang ating page. Pagdiling ko. May ano na ako yan. May ring light sa diling pa rin ako. Sana pag dumating na yung aking webcam, mas marino siya. Iba magaganda naman yung, ay, nag-buffer. So, ano pa? Sa page. Wait lang ha. So, okay. So, nagbubuffer pa ba? Hindi naman na siguro. So, si Rakesh San, okay naman yan. Then, saan ako? Ay, wala ngayon si Pearl Ann. Si Pearl San, wala siya ngayon. So, I think wala rin siya sa GC. A buffer pa rin ba? So, si Richmond San, si Phil. Genova San, nag-text kanina. Siya daw yun. Mark Fernandez. Reggie Melo. Reggie San. Wala si Reggie San? Reggie San. Sige, mapanood naman nila ito. Tsaka si Kiluwa sa Lupin. Kiluwa sa Lupin. Kiluwa San. Hindi. Ibagong lipat kami kapitan. So, gabi sila naglipat. So, ayan. So, yon. Yung mga binanggit ko kasi, hindi ko alam kung nasaan sila. So, ipapapanood nyo ito ngayon, nananawagan ako nyo. Kung mapapanood nyo ito, yun nga yung mga binanggit ko, Kiluwa San, Pearl San, MC Aquino, Genova San, andyan naman siya. So, please go to our Facebook page, okay? All of the announcement will be posted in our Facebook page. So, there will be no GC anymore. I have explained it, not yet. So, sabihin ko kung bakit. So, ito na siya, yung mga updates natin. So, ganito guys. Huwag kayong malulungkot ha kasi I will be removing the GC. So, how to remove this? How am I going to do that is I need to remove everyone. So, kung makita nyo, nawala yung name nyo. Ako bagsan. If makita nyo, nawala yung name nyo ha, ay hindi lang kayong tinanggal. Lahat aalisin ko na, pati ako. So, pinakalast kasi si admin. So, nakita ko siya. So, ganun ang pagtanggal daw, pag-delete ng GC. So, kailangan i-remove lahat ng members. Kaya baka mamaya may makakita naman nagtampo. Bakit inalis? Diba yung mga tatampo-tampo? So, I will be removing everyone. So, isa-isahin ko yan bukas na lang. Kung kanina dito IYT channel mo. Hindi. Ay! IYT channel.
Ano ba yun? O nga, nag-copy-paste pala ako kanina. YT channel pala yan. Sorry, sorry, sorry. So, ito pala. YT channel. Saan na yun? Copy-paste link. So, ito na, ito na. Totoo na to. Ano, YT channel? Hindi pa naman ako nalalagay kasi. Kasi na. So, yun. So, again. Okay. Asa na ba ako? So, I will be removing the group chat. There will be no group chat anymore. Kasi, grabe. Grabe nangyari sa group chat. Parang sinaktan ko lang yung sarili ko sa group chat. Nagpagod ako dun. Nag-type ako na nag-type. So, ito yung mga dahilan kung bakit. So, for the group chat, okay, yan na yung Facebook page. Lahat ng announcement, exam, yung mga list ng mga kasali, sa mga batches, dito ko ilalagay. So, nakita nyo, ang batch natin ngayon is hanggang third batch pa lang. Wag magtampo, bakit wala yung pangalan ko? Wag ganon, ha? Kasi next week po, ilalagay ko yung mga susunod naman. So, for now, ayun po muna. So, hanggang three siya. Kasi madami tayo, madami. So, para ma-accommodate ko lahat. So, syempre, so, yun. But ako, nag-alis na GC. Ay, na, ano, late yung kanya, oh. Diana, saan? Sulat ko nga siya. Kasi, why? Hindi na siya healthy para sa akin. Hindi na siya healthy kasi kung, kasi, una, sabi ko, walang mag-aaway. Nag-aaway. Pangalawa, biglang may isang tao na nakita niya may list ng names. Ba't di siya nagbasa? Hindi niya binasa yung nakalagay dun sa instruction sa taas na nakalagay dun is, please, please copy-paste. Okay? Ilagay ang name dun sa listahan. So, iyon po ay hindi po ako maglalagay ng names nyo. Kayo po ang maglalagay, idagdag nyo continuous ang number, di ba? So, nakita niya yun. Nakita ko 3 a.m. siya eh. 3 a.m. Tapos bigla na lang siya tulog pa ako ng 3 a.m. Mga 3:30 ako nagising. So, nakita ko siya, ganun. Sabi niya, ba't wala daw siya sa listahan? Ito na ako sa listahan, nagpa-participate ako na. Sana binasa niya muna dahil nakalagay po doon ay copy-paste lang po. Tapos bigla siyang umalis. So, she left the group. Sabi ko, ano to? Ba't ganun? So, yun, minsan, bago tayo magtampo, magbasa muna tayo, please. Kasi syempre, para sa akin, nasaktan din ako sa mga ganun. Parang nakakalungkot, ay, ba't ganun? Bigla nag-react ng ganun, hindi man niya binasa. Na ganun, yung nangyari. Sabi niya, ba't wala ako sa listahan? So, bakit dito sa laptop ko, parang ang liwanag, pero sa ano ko ma? Ayun, so basa-basa muna po tayo. Wala mo ng tampo-tampo. Okay, so ano pa yung nangyari? Grabe, may humabol pa na nangyari. May humabol pa na sinabi ko, alisin ko lang yung group para ay, ito pa kasi, yun nga, sinasabi ko kanina na kapag kasi naglalagay tayo ng messages doon, yung mga important announcement na, syempre, hindi naman lahat nagbabasa agad. Halimbawa, minute niya, nakamute. So, pag nakamute, ano mangyayari? Eh di, hindi niya mapapansin yung mga message kahit na may message ako doon na importante, yung announcement. So, ganun siya. So, natabunan, marami na magte-text, marami yung message, matatabunan yung ating mess, yung mga announcement na kailangang malaman ng iba. So, anong gagawin ko? Nagtitingin ako, ulit-ulit akong magka-copy-paste na naman. So, ito, hindi pa nabasa ng iba, copy-paste, copy-paste. So, maghapon ako nag-copy-paste. So, di ba, nasensya naman ang ganun. So, hindi. So, ewan ko nga ba. So, yun yung mga realization nung naglagay tayo ng GC para sa akin. So, ganon. So, isa pa. Kagabi din, may humabol pa na ano, rude person. Na, ewan ko nga ba? Accidentally ko na-bura yung isa kasi nga, nagka-copy-paste naman ako dun. Napindot ko yung remove. And then, syempre, inad ko naman siya again. Tapos, nag-react si isa. Si, hindi ko alam kung saan luneta siya ganun. Nag-react siya na. Tapos, ayun, parang ano na, wala nang respect. Walang respect. Siyempre, hindi ko naman ito ginagawa para,
alam mo yun, gagawin mo yung isang bagay, tapos hindi ka pala rerespetuhin dun sa bagay na ginagawa mo ng wala ka namang hinihingin kapalit. Parang, di ba? Ewan ko, ha? Para sa akin, syempre, para irespeto ka, you need to show some respect or you need to respect for you to be respected. So, ganun lang. So, alam niya naman yan. Salamat sa mga nakisimpati or yung sa nag, ano dun na, bakit daw ganun? Na nag, partly nagtanggol ganun. Tapos yun, salamat. I appreciate that. And, ano pa? So, ayun. So, para sa mga, kaya, ayan, natanggalin na ang GC. Kung gusto niyo gumawa nung para sa inyo, gawa na lang kayo. Pero, yun, hindi na ako doon. At hindi na ako magpo-post doon. Kasi, pag-ulit ako magpo-post na naman kasi nag-akyat yung message. So, ginabasa ng mga bagong ano, sasabihin nila, para saan yan? Ano yan? So, every time ba ako dapat na maglagay noon? Diba? Ganon. So, ay. Tapos, ano pa? First batch, bukas. Ayun, again, para dun sa mga batches na nilagay ko sa page. Nakalagay yung mga names nyo hanggang third batch. Please, pakilagay sa comment box nung respective post kung saan nakalagay ang name nyo. Ay, ano ba itong relay? Napapaiba-iba ako ng ano. Kung saan nakalagay ang inyong name. Ha? Ilagay nyo po sa comment kung part kung mag-participate kayo, lagay nyo lang doon yes or no. Ganun lang. May ganun talagang tao na pasensya mo. Ewan ko, basta masakit kasi sa damdamin eh. Ewan ko, basta ganun. So, ayoko na lang magsalita doon sa chat, tapos ka pa ng type. So, yun. So, walang, ano ba itong mga nalagay ko dito? Nakalagay sa comment box yun ha? Kasi pagtingin ko wala namang nag-comment kung sasali sila or hindi. So, i-check nyo yung names nyo. Kasali na ba kayo sa first batch? Sa second batch ba kayo included? Sa third batch ba kayo included? So, may lagay ko kung, lagay nyo kung yes. Kung saan post kayo nakalagay, doon kayo maglalagay ng yes. Huwag yung sasabihin na, sali din ako dito. Kasi, lahat naman na nagpalista, ilalagay ko doon. Okay? So, it's up to you. So, it's up to you kung itatype, ay kung magpa-participate kayo, basta maglalagay ako doon. Kaya medyo sinobrahan ko kasi, di ba, nakita nyo, may 11, 12, 13, sinobrahan ko ng number kasi baka may hindi makiparticipate. Okay? So, ito din. Pamabago mo ng FB page. Oh, yung FB page na yan, matagal na yan. Wala nung ano pa, kasi matagal ko na gusto talaga magturo. Matagal ko na siyang ginawa. So, yun. Buti nga yun, nasa ano na siya. Hindi lang siya this year. And, ano pa? Ano ba yung nasama ko? Wala na comment. Hinap! Sa FB page tayo. Kasi at least doon, mababrowse nyo kung ano yung mga pinost ko. So, antabay lang kayo sa mga nakapost doon. Ah, tapos may nagtatanong pala, books na pwedeng bilhin. Wala naman kasi ako binibenta ng books, pero I'll try to make a module para sa ano. Kapag nakagawa ko, siguro 2-3 weeks kung magagawa, kung gagawa ako. If available, tanong ko sa inyo kung sino gusto mag-avail. Kasi gagawin ko siya. Kasi ayoko kasi ng ano eh. Kasi, minasan, ako kasi, librarian kasi ako before talaga. So, librarian ako. So, we're in, you know, alam nyo yung mga copyright. Ganyan. So, I'm a registered librarian before ako nag-abroad. At before ako maging ganito, syempre may board exam din yan, kahit raw na registered librarian. Minaster ko pa yun. Kaya lang, thesis na lang ako, hindi ko na siya tinapos kasi alam ko, hindi ko na siya magagamit. Bakit? Kasi nag-iba na ako ng work. So, yun. At napunta na nga ako dito dahil gustong-gusto ko naman yung ganito. So, yun. Kaya medyo ano ako dun sa mga copyright, di ba? Kasi kapag, di ba, hindi pwede mag-reproduce sa mga ganyan, baka ma-copyright infringement tayo, ay bigla pang mag-ano sa akin. So, yun. Tingnan ko ha kung makagawa ako ng module. Kasi, at saka syempre, kung gagawa ko ng module, hindi yung hard copy. Kayo, bahala kayo kung gusto nyo ipaprint. Kung makagawa ako, ha? Kung lang makagawa ako. Kasi baka mamaya gawin nyo yung may challenge na punitin ang module. So, sayang naman yung ginawa natin. Sabihin nyo, punitin ang module challenge. So, sayang yon. So, yon. Kung makagawa ako. Sige, tignan natin. And then,
ano pa dito? So, mga next week naman yung mga fourth batch at mga susunod pa na batch. And then, isa pa, kasi dun sa lesson 5 ba yung kinakal natin yung Kimas? Yung Kimas? Eto, bigla ko lang siyang naisip kasi, alam niyo, anime na ano? Sorry dun kung may papasok na mga sa English ha, wala pa naman pumasok kasi nakasali dito. So, yung Pinoy tayo, magtagalogan muna na tayo. So, yung Boku no Hero Academia, kasi may dito na lang sa anime, si All Might, di ba sasabihin niya madalas na ano, Watashi ga kita, I'm here, or sabi niya, dumating na ako, nandito na ako. So yun, Watashi ga kita, kasi is yung casual nung Kimashita, nung Kimas, Kimas, and then past tense Kimashita, Watashi ga kita, nandito na ako. So isang way din yun, kasi yung sa nagtatanong, di ba, Redensan? So, nandun siya, kalarating lang niya. So nandun siya sa place na yun. Sinabi niya na, nandito na ako, kasi dumating na siya. Sinabi niya doon, si All Might, sabi niya, Watashi ga kita, kaya huwag na kayong malungkot. I'm here. Kasi yun, magkatanggol na daw siya. Ayun lang, na-share ko lang. Tapos, ano pa ba? At ito pa, para dun sa nagtatalo. Yung nagtalo talaga na pati sa akin, parang nadamay din ako talaga. Ha? Yung mga isa pang nag-away kayo kasi. Okay? Hindi ko na kayo pangalanan para dun sa mga hindi mga nakakita. So, ganito yun. May isang Japanese teacher, pinagtanungan ko din siya, okay? Kailan ba yung kagabi ata yung kahapon? So, he's a Japanese. Japanese siya. And then, pagtingin ko meron siya YouTube, pero hindi naman siya nagla-live. So, nakita ko lang siya, and then, nag-ask ako sa kanya kung ano yung point of view niya. Okay? Point of view niya dun sa pinag-uusapan natin. Yung si Hajime Mashite. Okay? Si Hajime Mashite. So, siya rin, nakita ko ang kanyang YouTube ay nakalagay niya. Sabi niya, Hajime Mashite, how do you did din yung ginamit niya? So, meaning to say, feeling ko, minun ni Hongo din siguro yung gamit niyang book. So, I asked him, kung, for you, ano ba ang sa tingin mo? Kasi, nakatera siya sa Australia, so, Japanese-English din yung kanya, nag-ano din siya, with English na translation. Pero hindi mo siya translator, ha? Kumbaga, Japanese teacher siya sa Australia. So, sabi ko, para sa'yo, ano ba sa tingin mo, mas tama, how do you do, or nice to meet you? So, he replied to me na ang sabi niya is, how do you do daw, sabi niya. And then I also, may isang video din sa YouTube din, kaya lang ang pangit kasi yung Japanese kasi, is naliligo kasi siya sa bathtub, so ayoko i-share siya sa inyo doon. Nagbabathtub siya, tapos nag-video siya sa sarili niya. Tapos ang sabi niya is, Hajime Mashite is not, dun sa title niya, is not nice to meet you. Why? Parang ganun. Why Hajime Mashite is not nice to meet you? Parang ganun. So, ako kasi, book-based naman ako. Okay? Hi, Wise TV! Hindi po kami nagdidigitan dito. Sorry. Online class po ito. So, if you want to join, it's fine. Japanese study. Japanese language. Marugutami ng gulabuka. Ay, hindi ko pa kasi nakita yung marugutami. Hindi ko pa siya nakikita. Sorry ah. Hindi ako makapag-comment doon. So, yun sa isa ganyan kay Boku, how do you din translation ng Hajime Mashite po? Ah, talaga? Oh, very good. So, winner tayo doon. Di joke lang. So, sabi niya sa Genki daw, wala kasi akong book ng Genki. Mayroon akong module. Okay? So, ang kaibahan ng Genki na book is, sila, kapag nagturo sila sa Genki, dictionary form yung verb na tinuturo nila. Yes, okay lang yun. Kumene. So, he knows Japanese. So, ano ba ito? Nasaan ako? Yung Genki na book, dictionary form sila nagtuturo, di ba sa atin? Sa Mina Nihon, kung mapapansin nyo, kung makita nyo yung book na yun, is mass form siya. Inuna niya, naka-mass form siya. Bawa, yung unang verb natin, na ikimas tayo, kimas, kairimas. Okay? I'm here in Japan. You can join if you want to join. If you're not yet, if you want to study Japanese. Pero syempre, kung mamaya, zero ka na, so wala nang gagawin dyan. Ano yung padikit sa lahat? Ano kasi yan, kapag mga nagpapalitan yan. Alam niya na yan. So, yung Genki is dictionary form. What is dictionary form? Yung nakaru siya. Who? Recruit. Nakaru. For example, hindi lang ru pala kasi yung ikimas is iku naman yun eh. Dictionary form is yung, example ganito.
Okay? So, ito, ay, no. This one is dictionary form. Ito, kapag ka ginawa mong mass form, si ko gagawin mo, he, and then add mass. So, kasi ano yan eh, basta pag-aralan natin yan. So, meaning to say lang, I just want to explain na, sa Minano Nihongo, ino-introduce nila, yes, Taberu, ini-introduce nila yung mga verbs in first dictionary form. This one is dictionary form. Halimbawa, Taberu. Diba? Pero, dito sa Minano Nihongo, in-introduce nila na naka-mass form agad siya. Saka sila magsasabi ng mga, ano, ng mga dictionary. Pero, in-introduce nila, diba? Naalala nyo, nung nag-introduce tayo ng vocabulary, naka-mass siya na agad. Ikimas, kairimas, tamimas, yasumimas, ganoon. So, yun yung bansin ko. Oo, dyan siya. Yung ano kasi, yung Genki kasi, nagkaroon ako ng module niyan kasi nag-study ako before nung master's na sinasabi ko sa inyo, meron ako foreign language elective, kinuha ko hapon. So, hapon 1 and 2, so yun, binigyan ako ng module sa UP. So, ang gamit na lang kung gusto nyo mag-extracurricular, meron din sila doon ino-offer, pero Genki ang gamit nilang book. Ewan ko ngayon, basta Genki nyo noon. Pero yun, sa, so na-share ko lang. So, meron sila. Every Saturdays yun. Pero since nga kasi, alimbawa, dun sa foreign language kasi pwede kami mamili. Gusto ba Chinese, ganyan, ganyan. So, ang pinili ko hapon kasi ang favorite ko yun. So, yun, dun ako mas naunang, ano, mas natuto. Pero mas pumasok siya sa akin, mas natuto ako dito dun training namin talaga. Kasi dun sa training namin is talagang, ano, dun ka lang. Wala kang gagawin ng, kundi mag-aral lang. Bibigyan ka pa ng allowance. Kung nabanood nyo yung aking video, no? So kung paano ako nakapunta ng Japan. So bibigyan ka pa ng allowance, mag-training ka, mag-ano ka, aral lang kayo. Everyday kayo nag-aaral, Monday to Saturday. So talagang tutok siya. Unlike yung dati kasi, doon, nagsistudy ako, masters, mag-aaral ako ng Nihongo, magtatrabaho pa ako, may work na ako ng as a librarian. So, hati-hati. So, mas hindi ko talaga siya na-focus. So, after ilang years, napunta ako doon sa ganun, na nakapag nakita ko yung opportunity na yun sa POE, nag-apply, so yun. Yun na yung nagbigay ng way kung ba't ako ganito ngayon. So, sensei, ni Ero, ano daw yun? Ano po yun? Pakiulit na lang po yan. Kay YCB-san. Then, mass form po ba yung sensei? Mass form, yung ikimas, yes, that's mass form. Lahat ng marinig yung mass means na mass form yun. Umuulan na. Ando na din ang COVID. Saan? Advance ang Maruguto Sensei, madami na dagdag na vocabs. Ah, edi maganda, baka ano siya. Hindi kaya pang intermediate yan, kung hindi siya nagsimula sa, ano, sa primary. So, yun. So, what else pa ba? Tomorrow morning. Yan. So, yan. Kung, hindi ko alam kung mapapanood ng iba agad to. Basta lahat ng nasa GC po, ha? Ah, wala po. Nakauwi na po ako. Gusto niya sabihin, nabulol ako, sensei ni Hon ni Iru. Ganun kasi yung gusto niya siguro. Sabihin, wala pa nung dito po. So, nakauwi na po ako matagal. Nakauwi na po ako. So, ayan po. What else pa ba? Tomorrow morning, we'll remove. So, yun ha, wala magtampo agad. Tinanggal ko na lahat po yung tatanggalin ko. Lahat na 100 plus na nasa GC, tatanggalin ko na siya isa-isa. At pati ako. So, walang magtatampo at magagalit na, kung ba't wala yung pangalan ko dyan? May ko-participate. Ganun, ba't wala yung pangalan ko dyan? Or bakit ako ni-remove? So, ngayon pa lang, ina-announce ko, everyone, hello na, tatanggalin ko siya. Remove ko lahat ng members and then last ako para madaw, ganun daw yung process para ma-remove talaga yung GC. Wala siya yung talagang, ano eh, delete yung GC, hindi ganun. Pag umalis ako, magko-conversation pa rin doon, may papalit lang na bagong admin. So, eh, gusto ko kasi tanggalin na muna talaga lahat. Gusto nyo gumawa ng GC ng sa inyo, kuha na lang po kayo nung sa inyo. Basta, yun kasi total, kasi nga, masakit sa ulo na kasi yung nangyayari doon. Maraming mga pumapasok na, hindi ko alam kung pumasok lang siya para manggulo. Naglalabas lang ako kasi, meron kasi akong tinama na isang naglagay siya, di ba? Naglagay siya doon na, eto yung ano yung sa Kazoku, ito siya ganyan ganyan, nilagay siya doon. Napansin ko kasi may mali dun sa
nilagay niya. Sabi ko, parang mali ito. Di, syempre, ang gagawin ko, ikokorek ko yun. Kasi nga, si sensei nga tayo. Anong sabi natin kung di tayo magkokorek, di ba? Kaya nga sensei tayo. So, inano ko siya. E di, sabi ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi naman nun ng isa nga ni si Luneta Park, medyo, nung hindi ko alam kung saan siyang Luneta galing, is, ano, tama, sabi niya gano'n, tama, sabi niya gano'n. Sabi niya, tama, sabi ko, ha, kinukorek ko nga po, kasi nga, yung iba po dyan is hindi po tama. I-search nyo na lang, search nyo na lang, search nyo na lang, para bago kayo mag-ano. Tapos yun, kung hindi niyo ako gusto magturo sa inyo, pwede naman kayo maghanap ng iba na magtuturo sa inyo. Diba? Ganon. So yun, sinishare ko lang naman. So yun, sana syempre, kaya yun, medyo ano din kasi, masakit din sa, ano din, sa kalooban pagka ganon yung mga darating sa'yo. Parang, ha, ano to? Ba't ganito? Or naisip ko na lang, bata kasi, nakita ko sa picture eh, parang bata pa eh. Bata kasi siguro, ganon siya lumaki, hindi natin alam. So, ganon. So, ano pa ba? Ah, yung regarding pala din sa sinasabi ko yung sa Hajime Mashti. Yun nga, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ang kanyang, sabi ko kasi, you're a Japanese. Sabi ko, edi mas maganda man galing sa kanya. Sabi niya, is how do you do though? Ay, nakasangulan. How do you do? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ah, okay, thank you kasi. Sabi ko, may isa akong student, ganyan, 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 ganyan. So, para malaman natin kung ano ba talaga, mamaya mali din ako. Kasi sabi ko, I base, ano rin, nag-base din ako sa libro. Walang manners din siya pwede sa Japan. So yun, nag-waste din ako sa libro. Ano yun eh. Tapos, ang sabi niya sa akin, itong sabi niya sa akin, in general daw, yung dozo yoroshiku, yung nice to meet you. Wherein, nakita ko rin naman yun, kasi yung dozo yoroshiku, ang dami niya talagang meaning din na nakikita ko. Nakita ko rin talaga sa iba. Nice to meet you rin daw may nakalagay. Pero para sa akin ha, it should be pleased to meet you. Or sige, pwede naman, nice to meet you. Parang pareho rin naman yung pleased to meet you. Nice to meet you, di ba? Ganon. Or yung please be good to me. Pero kasi nung time na yun kasi, iniisip ko naman, hindi naman kasi ilalabas sa exam na i-English mo to. Basta alam mo kung saan siya ginagamit. Ginagamit siya kapag first time makipagkilala sa tao, sinasabi natin na Hajime Mashite. Parang ano na kasi yun eh. Parang kumbaga tradisyon na. Kumbaga sa atin, tradisyon na kapag makikipag... Halimbawa sila, tradisyon nila magbow. Diba? Tradisyon na yun. Pardon me. Parang ganun din. Makikipagkilala ka first time. Kaya nga Hajime is first. Hajime Mashite. Sasabihin mo, Hajime Mashite. From the word Hajime. Or Hajime Mas. So, yun siya. At isa pang naisip ko kung bakit din siguro, di ba pag sa Pinoy, dekid sa yun sa Mina na yung gulagin namin, di ba sa Pinoy, isipin niya na lang sa atin, kapag makikipagkilala tayo, di ba sasabihin muna natin yung pangalan natin bago natin sabihin na, oy, nice meeting you ah. Oy, ako nga pala si Kay. Ako nga pala si Kay. Ay, ako nga pala si Jenna, nice. Tapos sasabihin mo, di ba, pag after nyo magkakilala na names, nice meeting you. Di ba gano'n, pagka sa ano, sabi na ko lang din siya naisip na gano'n na, di ba gano'n, pag magpapakilala ka rin, sasabihin mo, saka mo sasabihin nice meeting you or nice to meet you. Parang siguro gano'n din siya, nag-a-apply. Gano'n po. So, yun lang. So, wala na tayong ano dun ha, wala na tayong argument dun. Ito lang naman sa akin, kung halimbawang meron kayong makita na sensei, huwag nyo namang sabihin na ano agad na, or siguro ayusin nyo na lang yung brain ng pagsasabi nyo na pwede nyo namang sabihin ganito, sensei, di po ba? Ganito po ata yan kasi nakita ko po sa book, ganito po siya eh. Hindi yung, ha? Ganon, parang ganon, ano agad. So, ano na lang, ganon na lang, pwede nyo namang approach. Ay, sensei, kasi po dun sa napag-aralan namin, dun sa iba, ganito po kasi siya. Tama po ba? Parang ganon. Yung ayos, maayos naman na approach tayo. Diba? Tapos, parang pwede ko naman kasing i-research yan. Hindi ko naman sinabi na, oh, ito lang talaga. Ito lang ilagay niya sa isip niyo. Hindi naman tayo ganun. So, open ako. Magsabi kayo, sensei, ganito po. E, i-research natin. Kuha tayo ng ibang mga references. Kasi ganun kami eh. Dun sa course ko na yun is, we look for references. Na ano yung mga ginamit. Diba, minsan gagawa ka ng thesis. Lagay mo lahat ng reference. Ano mo ang pinagkukuha mo ng mga books. Para hindi ka makapirate. Kinapi-copy mo lang mga ganun. So, kukuha tayo ng reference. Saan mo kinuha yan? Sa Google lang ba? Kasi sa Google, pwede ka maglagay doon Google Translate. Delikado kasi pwede ka maglagay doon ng i-edit doon eh. Do you want to edit? Makikita mo doon. Do you want to edit the translation? Pwede mong i-improve. So, anyone can change
yung translation talaga. So, yun. Kaya may nagsabi din doon, huwag po tayong mag-depend masyado sa Google Translate. Dapat alam mo rin talaga. Dapat po talaga palagi magalang. Ah, ganito yun. Yung pagiging magalang kasi, yung pagiging magalang kasi, ina-apply po yan sa work, okay, sa business, sa nakakatanda sa'yo, okay? Sa hindi mo close, sa, syempre, kailangan magalang ka, respect form yung gagamitin. Pero kung friends kayo, at mas mababa sa'yo, or mas matanda ka, mas ano siya, yung age niya, mas bata siya sa'yo, doon ka magka-casual, pwede kang mag-casual doon. Pag-aaralin yung casual form. Mm-mm. So, yun yung aking side doon, okay? So, kung may mga itatanong kayo, pwede natin research, marami tayong references na pwedeng kuhanan. Pwede rin akong magtanong sa iba pang teachers na Japanese na, ha? Para, tingnan ko baka mamaya mali nga yung dituro ko. E di, pare-pareho tayong matututo, di ba? So, pwede natin yan sasabihin ko. Katulad noon, nagtanong na ako, Japanese man yun. So, nakita ko yung introduction niya sa YouTube na sabi niya, Japanese kasi yung salita niya. So, nilalagay niya na lang ng translation na English sa mga sinasabi niya. So, nakalagay din doon sa kanya, how do you do? And then, tinext ko siya. Sabi ko, para ba sa'yo, ano yung take mo dito? Ganun. So, yun naman yung ano, yung sinabi niya. Eh, kung sasabihin niya naman sa nice major, then yun nare-reply ko sa inyo. So, yun. Tapos yan, meron tayong mga dictionaries dyan na pwede natin pag-aralan kung pwede natin i-research kung ano ba talaga. And then, sample sentences. So, ganun lang. Approach na ako ng maayos. Para masaya. And, ayan. Tapos na tayo sa mga paalala. Sakit na nalala mo lang. Parang may tinik na. Uminom ako ng tubig. And, yun lang naman yung mga paalala. So, ano na nyo naman ito, mapapanood nyo. So, yun. Yan, kaya remove na po tayo kay GC. Parang nightmare yung nangyari sa akin. Kasi, hindi ko nga sinasabi ko kay Hubby yun. Ang ganun nangyari. Baka sabihin niya, itigil mo na lang yan. Kasi, pabasusin ka lang pala dyan, edi stop na lang, di ba? So, ganun. Ano ba ito? So, yan. At, end up at. Tapos, di ba? May kanya-kanya naman tayong ano. So, yun. Ano po? Ilabas na ang ating mga answer sheets, ha? Kasama niya na sa inyo. At mag-a-answer na tayo ng exam. Nung short exam lang naman yan. Short exam. Okay. So, I have here sa inyo yung picture sa akin yung book. Sige lang. Okay. Pwede magtatawag ako, ha? Lagay niyo yung answer niyo. Tingnan natin kung tama. Pero pag naubusan tayo ng oras, sasabihin ko na lang lahat ng answer. O, sige. Unahin natin si Lens. Ay, hindi. Bago lang si Lens. Sana, no? Wala pa man siya ng ano. O, sige. Nicole-san. Number one. What is number one? Yung picture. So, kayang-kaya niya yan. Sige, para hindi itong picture na to. So, puro, para dun sa mga bago, makikinig, okay lang yan. Makinig ka na lang muna. Sa bago, na dun po sa page, i-browse nyo lang, taas nyo lang ng konti. Okay, yan, very good. Okay, number one. I-browse nyo lang ng konti, nandoon yung exam. Dun po siya pinost, yung picture. Ayun, nalakasan na ulit. Sige, ako na lang magsasabi, ha? Rolex? Okay. Ako na magsabi ng sagot para mabilis tayo. So, number two is we have camera. So, camera, siyempre, katakana siya kasi foreign siya. So, we have camera. So, number three, we have isu. Tulad ko na lang yan. So, number four, we have Zashi. Check nyo yung sa inyong paper, ha? Zashi. Number five, we have Hon, or book. Hon. Alam nyo na yung kanji niyan. Dapat nakakanji na yan.
Paul. Next, we have Noto. Noto. Yes, Dashi. Otomitsu. Shizetsu. So, Dashi. Ah, yung iba pala, hindi pa pala nakakasulat ng ano. Sulat ko ba ba? Hindi nga. Okay. Okay. Rinig niyo pa ba? Nakas ng ulat, Gabi. Okay, bright ko to ha. Screenshot niyo na lang. Kaban, computer, kasa. Okay. So, hanggang 9 lang siya. So, next tayo. Part 2. So, what do you think? Ano yan? Ganito ha. Yung sa number 2, sa part 2. Ito, isang, di ba? Yung nakalagay dyan, ABAB. Meaning to say, isang tao lang, adult, sila rin yun. Yung nasa taas na A, siya rin yung nagsabi sa baba na A. Kasi pareho siyang number one. Okay? So, ganun yun. Isang dialogue na dinugtungan niya pa. Si A, pareho siyang A. Same na tao yan. B, pareho rin. C, pareho siyang number one. So, lagay ko. Number one. So, Santoso Sawa, Brajiro Jean Des. Maria San, Mo. Okay, Mo. Brajiro Jean Des ka? Mo. Ang sabi ni B? Hi. Maria San, Mo. So, inulit niya yung sagot na, ha? Hi. Maria San, Mo. Brajiro Jean Des. So, inulit niya yung sagot. Kaya, Mo. Siya. Number 3. Ay, number 3. Ano lang pala? ABAB lang pala. Baka maguluhan kayo. Basta yun siya. Ano nga itong number natin? Yan, Momo. Momo, eh, no? So, next is Mira-san. Sabi, sa? 1, 2. Okay? Sabi niya, Mira-san, Mo, Brajiro Jean Desca. So, pangatlong Mo na. Mo, o ang sagot doon. Mo. Mo. Bakit mo? Kasi iisang tao lang siya. Si A, dun sa unang A, siya rin yung nagtanong ng pangalawang A. Kaya mo pa rin. Eh si ano? Parang ganito lang yun. Eh si ano? Si Mira-san. Sinabihan niya rin na din. Brasilero din ba siya? Kasi siya na yung nagtanong dun sa una eh. So, sinabi niya rin yung din. So, mo tayo. Mo. Diba? Si din is si mo. Or rin, bala ka, hindi ko lang sa Tagalog, kung din or rin, ganyan. So, next is yung pang-apat na iye. Iye, Mira-san, wa. Okay, kasi hindi naman siya Brajiro. Kaya, iye, Mira-san, wa, Brajiro, jinja, arimasen. Wa. Di ba, pag negative siya, ibig sabihin, hindi siya din. So, magiging wa siya kasi hindi naman daw siya Brazil, hindi naman daw siya Brasilero. So, wa yun. And then, yun yung one. So, number two, isa lang yun.
Gupta. Yan ay Gupta. Gupta Sangwa, I am she? No. I am she, no, shine this. I am she, no, shine this. So, yan yan, part 1, part 2 na mga sagot natin. Okay? Screenshot nyo, burahin ko na. So, number 3 is a dialogue. Nagbibigay naman sila lagi ng example kung paano gagawa ng sample sentence. So, sabihin ko ang sagot. So, Ichi, sa A ha, so kayo, kung paano niya sinulat yan, nakarumaji yan, nakahiragana katakana, it's up to you. So, sa A, ang sagot natin is, si A, nagtinuturo niya yung bag na nakatabi kay B. So, ang ibig sabihin nun ay, sorry. So. Sorry wa kabandes ka. Sorry wa kabandes ka. Ang sabi ni B, hi. Korewa, okay? Kasi nakatabi sa kay B. So, sasabihin niya naman, ay, korewa, kabandes. Okay? So, may A at saka si B. Sabi niya, tinuro niya doon, sorewa, kabandes ka? Sabihin niya, hawak niya, si mismong B, nasa kanya yung mismong bag. So, kore, ang sasabihin niya, korewa, hi, korewa, kabandes. Okay, number 2. So, number 2 na picture is malayo sila pareho. Malayo sila pareho meaning, are, di ba? Are wa byoin desu ka? Are wa byoin desu ka? Kung nasa inyo yan, kung rumaji nyo na sinulat, bahala kayo kung nakarumaji yan. So, are wa byoin desu ka? So, letter B, ang sagot niya naman, tinanong niya kasi si B, so sabi niya, hi, are wa, malayo sa kanila pareho, so are pa rin. Hi, are wa, byoin desu. Hai, arewa, byoin desu. Okay, number 3. A. So, magkatabi sila, nakaturo sila doon sa jidosha. Yan o, yung sasakyan at meron pa atang pantakip ng sasakyan siya. So, kasi nga, nakatago. Kaya tinatanong niya, korewa, jidosha desu ka? Korewa, oh sige, pwede rin kuruma. Korewa, kuruma desu ka? Or, korewa, jidosha desu ka? So, ang sagot niya, kore din. Okay? Hi, korewa, jidosha desu. Parehong kore kasi pareho silang magkatabi, magkasama. Okay? Doon sa picture, yan o, magkatabi sila, di ba? Alay ka rin na, nakaturo siya, yun, ganun. So, yun. So, any questions hanggang doon? Wala naman. Okay? Yun ang number 3. So, next is number 4. So, nagbigay na naman siya ng example, always. Ang example niya ito, no? Anatawa, kaysa indes. Kahay, kaysa indes. So, binigyan niya ng pattern kung paano niyo sasagutin ang tanong. So, sinabi niya na dito. Number 1 is, Karina sang wagak sa indes ka? Hi. So, ang sagot is, gak sa indes. Or, pwede niyo rin kompletuhin. Hi. Karina sang wagak sa indes. Diba may Karina san? Kami dati, gusto nila complete. Dun sa ano, gusto nila i-complete. Hindi ano lang, hi, gak say this. Gusto nila complete. Hi, Karina sang wa gak say this. Ganun. So, sa inyo yan kung anong gusto nyong ilagay. Sa exam naman, bilog-bilog lang kayo dun. Hindi naman kayo magsusulat doon ng sentences. Okay? Maliban sa pangalan nyo at kung ano pa mang, ano, hiningi information. So, next is number 3. Is, ano katawa blank? Yamada Sandes. So, number 3 tayo. Ano katawa? Kasi dahil, di ba sabi ko sa inyo, dapat kapag formal yung ginamit niya, formal din yung kasunod. Di ba yung kata is dare? Dare, ano? Anong kata ang ginamit niya? Hindi yung dare. Hindi niya, dare tuloy. Sorry. Ano hito? Hindi niya sinabing ano hito. Sorry. Hindi niya sinabing ano hito. So, nag-formal siya na ano kata? So, dapat ang pang-question nyo din ay formal. So, anong formal ng dare desu ka? Ay, donata desu ka. So, dapat, ang sana mas maganda ha, ang sagot nyo is, donata desu ka. Pero, nakalagay dito, okay lang din kung dare desu ka. So, awansan na ba? Awansan. Ayong kay Wansan,
Hindi ko ba nasabi? Ah, sorry. Hindi ko pala nanaktawan pala, no? Gakusei ja arimasen. Kasi iye siya. So, wansan mo gakusei desu ka? Iye. Iye. Gakusei ja arimasen. Kung gusto niyo kumplituhin, iye. Wansan wa gakusei ja arimasen. Gakusei ja arimasen. Yan. So, next tayo. So, again, yung kanina, number three. Ano ka tawa? Donata desu ka? Sige, acceptable yung dare desu ka. Ang sagot niya, Yamada sang desu. Number four. Kore wa blank. Hai, watashi no desu. So, anong hinahanap doon? Number four. Kore wa anata no desu ka? Kore wa sayo ba to? Sabi niya. Ito, sayo ba to? Kore wa anata no desu ka? Sabi niya, sagot niya. Hai, watashi no desu. Yun. So, ang nawawala doon sa blank, I see. Kore, I see. Anata no desu ka? So, dapat yun ang inyong sagot. Okay, number five. Part number five. So, yan. Mamimili lang tayo sa mga letters sa mga nandyan. Only student. Uy, bago. Ano, narinig niyo ba? May nag-uulit sa kanila. Ay, so. Anata no desu ka? So, dito tayo sa next. Mga letters naman. So, anong sagot dito? Number one. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? So, ang sagot nyo is? Number one is letter F. Yamada sang desu. Oh, yes. Letter F. Pwede rin complete yung sinabi niya na ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa yamada sang desu? Okay, number two. Kore wa noto desu ka? Zashi desu ka? Hindi pa natin na, ano yun, ano? Yung dalawang kaka. Hindi ko pa na, ano yun. So, number two is, sabi niya, ano to? Notebook ba to? Magazine ba to? A. So, we have letter A. Sore wa noto desu. Sore wa noto desu, letter A. So, number three. Sore wa nan no zashi desu ka? Sore wa nan no zashi desu ka? So, number three, we have... H. Jidousha no zashi desu. So, nan no zashi. Anong klaseng magazine yan? So, jidousha no zashi. It's a magazine about sa mga automobile or cars. Okay, so, number four. Yamada-san wa oikutsu desu ka? Yamada-san wa oikutsu desu ka? B. Sanjuhasai desu. Sanjuhasai desu. Okay. Number five. Ano hito wa Yamada sang desu ka? Ano hito wa Yamada sang desu ka? Letter C. Hai, Yamada sang desu. Hai, Yamada sang desu. Number six. Kore wa dare no tokai desu ka? Kaninong relo ito? Kore wa dare no tokai desu ka? Number six, letter E. Yamada san no desu. Kaya Yamada sang ang relo na ito. Yamada san no desu. Number seven. Watto san wa gakusei desu ka? Watto san wa gakusei desu ka? Watto san wa gakusei desu ka? So we have G. Iie gakusei desu. Ah, sensei desu. Sorry. Sabi ko ba't ganun? Okay. Iie sensei desu. So letter G. Okay, let's go to number six. So we have... Mamimili tayo dyan, bilugan, or syempre, hindi nyo mabibilog dahil picture yon. So, sorewa, so we have dare, okay? Sorewa, dare no kaban desu ka? The right answer is dare. And then, sagot is watashi no, okay? Watashi no desu. Kasi may no dahil pagmamayari niya. Mine. Watashi no desu, that's mine. So, dare and watashi no. Number two is, sore. Okay? Sore wa nan no tepu desu ka? Sore wa nan no tepu desu ka? Nihongo no tepu desu. So, yun yung sore ang sagot. Dahil kung sono, dapat wala yung wa. Sono, and then, kasunod niya yung tepu dapat. Sono tepu.
Ganun. So, sorry tayo. Sorry. Sorry, wa. So, number three. Ay, watashi. Ang sagot. Kore wa anata no kagi desu ka? Iye. Watashi no ja arimasen. Hindi sa akin yan. That's not mine. Watashi no ja arimasen. Number four. Kore wa shinbun desu ka? Ay, sorry wa shinbun desu. Kasi may hai siya. So, ibig sabihin, repeat niya lang. Kaya dapat shinbun yun. Hindi niya tinanong kung kore wa nan desu ka? Eh, may hai. So, kailangan lagyan ng hai. Sorry wa shinbun desu. Kore wa shinbun desu ka? Yun na shinbun. Number five. Anong ito wa? Dare desu ka? Okay, sagot is dare. Ano ito wa dare desu ka? Sato san desu. Sato san desu. Ano ito wa sato san desu? Number six. Taro kun wa nansai desu ka? Hasai desu. Okay? Taro kun wa nansai desu ka? Hasai desu. Okay, so let's proceed. Number seven. So, yung mga hindi pa nakapagsagot, pwedeng i-skip nyo to. Balikan nyo kapag nasagutan nyo na yon. Yung picture ay nandun sa page. Kaya, pa-follow na lang. That announcements, dun tayo. Number seven. Nasaan na ako? Okay. Isan. Isang wa. Sanju gosai desu. Ano bang? Ah, pinapasulat niya yung, ano na, yung edad. Pusulat ko siya. Pinapasulat niya yung edad. Sabi niya, Sanjugo, okay? Sanjugo, 435. Kung nag-romaji kayo, dapat ganito siya. Uy, tumigil na yung ulan. So, next is number two. Hasai. Taro kun wa hasai desu. So, ang ginugitan niya lang is yung eight, no? Hindi niya sinama yung sai. So, dapat pag hasai, ganyan lang siya. Kasi nga pala naalala ko pag pinag-exam kami noon, mali na yan pag binuo mo yan. Binuo mo kasi hindi yun yung hinahanap. So, di ba yung sai, hindi kasama dun sa nilinyahan pag tinignan yung picture? Yung number 8 lang. So, dapat yung number 8 lang. So, ang answer dito is dapat ito lang. Dapat siya na siya. Parang hirap din pagka nirumaji, no? Kung yung lagyan mo na ba siya ng S. Kasi yan lang siya. Kasi yung sai, hindi man siya kasama sa nilinyahan. So, hindi siya hinahanap. So, number 3 tayo. Niju, Q. Niju, Q for number 3. Niju, Q. So, we have Niju, Q. Yan, yan. Tama yan. And then, last is... Niju yun, say. Niju yun. So, niju yun lang. Lagay niya. Niju yun. Dito na lang. Niju yun. Okay? Niju yun. Okay. So, let's erase this. So, yan yan ha. So, sa last part tayo. So, yan, oh, personal yung answer yan. Ha, pero, yan ah. So, number 8, ang tanong, anata, wagakse desu ka? Are you a student? Are you a student? Nahirapan ako, wala ako sagot. Okay lang yan, okay lang yan. Pwede mong balikan, review, and then balikan. So, are you a student? So, pwede yung answer is, hi, gakse desu. Yun lang dapat ang sagot. Hi, gakse desu. Or, iye. Pag nag-iye kayo, dapat dakse ja arimasen. Magne-negative kayo ng gamit. So, hi, dakse des or iye, dakse ja arimasen. So, pili lang kayo sa dalawa. O, that's number two. O na maewa. Sulat niyo yung pangalan niyo. O na maewa.
Onamaewa. Onamaewa. Hey des. May kumira des. Keri batawan des. Pir espanyol des. Reden des. Oh, ganun. And number three is, oy kutsu des ka, is the polite way of asking your age. A polite form of nansai. So, oy kutsu des ka, minasan wa. Oy kutsu des ka. Yan, so, lagay niyo yung edad nyo and then des. Lagay ang edad and then des. Naglalagay ng edad dyan. So, yon. Tashino na maiwa. Here it is. Jusang sai. Totoo. Ito. Uwe, juhasai. Sige, ilagay nyo na yung mga pangarap yung edad. So yun, and additional ko rin pala, Sanjusai. Sanjusai des. Honto ni? Honto des ka? So, ano ba yung sabihin ko na isa pa? Ah, kasi kinausap ko rin yung sister ko. Yung ate ko kasi, ay sorry. Yung ate ko kasi is nasa Japan siya. And same naman kami, N2 passer. So, syempre, tinanong ko yung opinion niya. Sabi niya, kaya nga, minsan daw, ay, 46 sai? Ah, so. So, tinanong ko yung opinion niya. Sabi niya, ano, kaya nga daw minsan, may mga nasa Japan na, halimbawa, hindi man, halimbawa, paulit-ulit nilang sinasabi yung salita, paulit-ulit nila, yung laging ginagamit nila. Pero hindi nila alam kung ano talaga yung totoong sinasabi nila, kung ano yung meaning ng sinasabi nila. So, kung halimbawa may job opening daw, hindi naman siya nagkatrabaho, nabahay lang siya, nagalaga siya ng kambal. Kambal kasi yung anak niya. So, yun nga, yun, sabi niya sa akin na, oo nga, eh, kaya, ano, meron iba, lagi nilang sinasabi yun, lagi nilang sinasabi, paulit-ulit, yun lang ginagamit nila. Pero hindi nila alam, hindi pala yun yung ibig sabihin nun. Hindi yun yung meaning nung sinasabi nila. Kasi meron po tayong mga kababayan doon na marunong silang magsalita, okay, pero sa written, or wala talagang yung kasama sa written na formal na mag na education. Hindi naman nakakahiya yun. Minsan, di ba? Tapos pag naman mo pala yung sagot, ay, ito pala yung ibig sabihin, no? Lagi kong sinasabi, tapos mali pala yung mga pinagsasabi ko dati. E di, erase na lang, panibago na lang ng kumbaga ngayon, alam mo na, edi from now on, bago na yung ano, opinion or yung ano. Tapos dapat syempre, open tayo. Kaya pala, ito naalala ko din. Kaya sinabi nung dati, nung nag-aaral kami, sinabi nung sensei namin na mas maganda daw pag nag-aaral, zero knowledge. So yun pala yung ibig niyang sabihin, na sabi niya, kaya mas maganda kapag nag-aral ka ng start, halimbawa dun, tuloy-tuloy, zero knowledge ka. Kasi alam mo kung bakit. Halimbawa, may alam ka na, kung questionin mo na yung nandun, kung halimbawa, hindi ka open. Kasi may alam ka na, parang naguluhan ka, ay, ba't ganito yung ano ah, ba't ganun, parang ganun. Kaya so mas maganda turuan din yung mga wala pa talagang alam, zero knowledge. Kasi halimbawa, minsan magkaiba naman yung nagturo. Iba yung turo dun, iba yung turo dun. So, di ba? Parang kumbaga, kinain mo, pinasok mo sa tiyan mo, nagsama-sama yung pagkain, sumakit yung tiyan mo, hindi mo na siya ma-digest. Yung iba, tuturo lang galing sa kapwa Filipino, kaya iba pa rin po talaga pag may sensei po talaga. Buti na lang po, minsan hindi ko sila naintindihan kasi sabi ni ate, pinagtatawanan daw po ako, nakaka-hurt daw po yun. O marami nagkasabi na ganyan, na nakakasakit kapag, di ba? Mas maganda, may alam tayo. Kami nga, sabi nga ni ate, sabi nga niya, minsan nga daw, kahit na may alam ka na, ano pa rin, medyo maliit pa rin yung tingin. Or pag sinasabi kasi, ano ba minsan kasi mag-explain sila, sinabi niya instructions, sasabihin niya sa'yo, makarimas siya ka, or makarimas ka, intindihan mo ba? Parang ganun. Para sa kanya, para sa akin, parang hindi ganito yun, pero sabi niya, parang sa kanya, parang sinasabi, parang ibig niya sabihin na naaanuhan siya na feeling nila, hindi niya naiintindihan yung sinasabi. Nag-gets yung ibig ko sabihin. Pagka sinabi, naiintindihan mo, nag-gets mo ba?
Parang pag sinabihan ka na, karimashita ka. Ganun, pagka-explain nila. So kapag siya daw, manbawa, sinabihan siya ng ganun, parang feeling niya, mababa yung tingin. Ganun. Sabi ko, oo nga, minsan nagsasabi siya ng ganun, naiintindihan naman. Parang kasi siguro, ewan ko, kanya-kanyang ano yan, kung sa akin naman, baka naman kasi akala nila, yun nga, hindi ka nga nakakaintindi dahil foreigner ka. Baka hindi nila, hindi mo naiintindihan yung sinabi nila. Kaya inuulit lang nila lang, naiintindihan mo ba? Baka concerned lang din naman sila. Or baka rin naman, na totoo nga, baka mababaintihin, ewan. So, ayan, iigap sa Jari. Mas yung kata siya, kasi po sa iba po, siguro parang Tagalog, Bisaya, Ilocano. Oo, halimbawa doon, sa Osaka kasi siya bandang, pababa siya. So, iba din talaga doon yung mga Ben. Yogen, sabi mo makarimash tayo. May iba po kasi ni Hon din kapag di ka sumasagot. I-assume nila, di ka marunong. Oh. Kaya dapat siguro, parang halimbawa sa call center, nag-call center kasi ako dati. Sasabihin mo na, dapat, di ba, tumutugon ka. Halimbawa, nasa phone kayo makausap para alam niyang nagsasalita ka, nandyan ka pa sa linya. Ah, mag-aano ka na, mag-aano ka. Na, gaganan ka. Hi, tuloy. Yes. Dapat magre-reply ka para alam niyang, ano, nandyan ka pa. Parang ganun din siguro. Dapat nasagot ka para alam nilang, ano, naiintindihan mo. May iba po kasi na hindi ka pag-usasang asyo na hindi ka marunong mag-nihongo. Tapos kapag sumagot ka, magugulat sila. Kasi nga ako rin, sabihin nila, ay, pag minsan may nihon yun, tapos alam, foreigner ka, tapos sagot ka, ay, marunong mag-Japanese. Ganun, di ba? Okay, kaya po gusto ko matutong sa lahat, nakita ko po. Oo, maghakot naman kayo ng mga kaibigan nyo. Yan na lang, inyo, pausap maghakot kayo ng kaibigan nyo, pwede nyo i-share sa inyo. Ay, mga gusto matuto dyan, dito tayo, ganyan. Pero mas eh. Oh, naruhodo. God bless, bless. Ganyan po ba sa inyo? Yan, Bawa Province, tapos taga Manila. Sabihin mo din sa inyo. Oh my God, ang debug. Ayun. Tapos late ako, nagising ka, sabi ko, nagpapatulog ako ng mga bata, nakatulog na rin pala ako. Ang tingin ko, 3 minutes na lang, alas 6 na. Tapos pag-open ko pa dito, nakita nyo may mga, walang maklik doon, ano? Kasi pag tingin ko, gano'n naman siya, parang yung technical problem last time. Sabi ko, halay, walang camera lumalabas, yun na naman yung sa OBS studio, nandyan pa rin siya, nakakainis. Pambihira. Ang bagat pa naman ang laptop ko. At papagawa na dapat to kanina ni Javi ay wala pala dito nag-ayos. Nun pa sa malayo yung nag-ayos. Service center pa daw. Para ano. Kasi papapalitan ko ng SSD sana eh. Para mas mabilis. Diba? SSD daw ma-okay. Hi lang ako ng hi ma'am. Pero totoo, hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni ate, bakit po? Ibibenta daw ba ako? Hi pa rin ah. Oh, baka pag binenta ka na ay ka ba? Kaya dapat maintindihan natin. At may ito pa, may update pala ako. May isa pala. Yung isa ko kasing friend na nagtuturo din siya ng sensei. Itong friend ko, dati siyang trainee. Ang alam ko, trainee hata siya. Pero nagtuturo naman, nagtuturo na rin siya. Kasi nakapasama siya yung LPT, gano'n. Tapos nag-training daw siya ng pang ano. Is may GFT. Yun. Dito ko lang sa Pinas, just kanyang naraman. Yung may GFT exam daw. Bago daw yun. Japan Foundation Test. Pero pinansin ko siya, para siyang mas madali siya. Kasi, ang GFT exam is isang ano lang siya. First time you're here. Hello. I-repeat mo na lang bukas pag na-upload siya. Kung ngayon mo lang siya nakapakinig. Hello po, nakahabol po. Pala, nakahabol po. Pero last time po ito, nag-aan na lang ako. Kwentuhan lang kami. SSD nga daw. Kasi napakabagal. Mabagal ng internet mo. Mabagal pa yung laptop mo. Wala na, no? So, ano ba ito? Sasabihin ko. Ano ba sinasabi ko? Wala, takuloy ako. Ano ba yung pinukuhin ko? Ayun, nakalimutan ko rin ko. Ah, GFT! Japan Foundation Test. Tapos ni-research ko siya. Japan Foundation. Parang bago daw siya na mag-exam ka. Pero, Oh, nandiyan ka. Ayan yung sister ko yan. Si Katrisa Matsui. Okay. Si Onesa. So, GFT. Ano siya, no? Iba siya sa JLPT. Pero, one exam, kumbaga, wala siyang level. Yun lang, wala siyang level. So, isa lang siya, pass or failed siguro. At mas madali siya. Sabi ko dun sa friend ko, parang ano siya, no? Mas low level siya. Kasi, parang for beginners lang talaga siya. So, malalaman lang. Kasi, ang nandun lang daw, kung
kaya mo lang pang daily life lang na situations, mga simple. So, more, ang passing rate daw dun is na mataas, mas mataas ang passing rate, at mas maraming beses kang pwedeng mag-exam dun. 6 times ba? 6 times a year ata, wherein yung JLPT is twice lang a year. Tapos hindi ko alam kung cancel eh, nakita ko may date siya, depende sa bansa eh. So, eh, at saka ito pa pala, Asian lang siya, for Asian countries lang ata siya. Sa nabasa ko ah, Asian countries lang siya. So, sa Philippines, ay merong pang November, tapos pwede pa ata kayo mag-apply kung gusto nyo, 3 days before ng exam, tapos hindi ko naman, wala naman nakalagay na canceled siya. So, yun, nakita ko lang yung JFT. JFT, mas madali siya siguro sa JLPT. Kasi JLPT, mas mahirap siya. Bay level na talaga siya, pataas. Diba? May N1. Baka ang katumbas ng JFT is N5 siguro. Kasi tinry ko kanina, ay, madali lang man yung exam. Kaya yung sa JLT po ba, kahit ilang take ka, kapag bumagsak ka po, or meron pang limit. Kahit ilang take naman ata yun, eh, tatanungin ko lang alam doon. Pang ilang take mo na yun? Pang ilang take mo na? Tapos, halimbawa, tatanungin nga, nilagay mo yung ibang level, pass mo ba? Tatanungin ba nila na? Ano yung mga tinake mo exam? Na-pass mo ba? Ganun. Yung yata niyan may kasamang certification sa work na apply mo. Nakita ko siya, kung ano yun, pag pupunta ka ng Japan, yung JFT, yun ata ay kailangan din nila. Parang bago daw siya. Na, halimbawa, pupunta ka ng Japan, kailangan nila yung JFT. Hindi ko alam kung consider na rin yung JLPT kasi nauna naman yung JLPT, di ba? At ito, sabi ko sa kanya, sa mga companies dito, kung makita nyo dun, merong group sa Facebook na ang nakalagay is go bilingual, parang ano siya, mga work sa mga marunong mag-Nihongo. So, punta kayo dun, nakikita nyo, yung mga requirement ng companies, JLPT yung nakalagay. Halimbawa, itong company nito, we're looking for N1, N2 passer. Ito naman, N1 to N3. Yung isa naman, okay, kahit wala kang JLPT, basta marunong daw mag-Japanese. Oh, interview. Punta kayo doon kung ano, makahanap kayo ng work doon. Go bilinguals ata yung nakalagay doon. Mga, yun, makakatulong sa inyo. So doon, hindi JFT yung nakalagay. Yun lang ibig ko sabihin. JLPT siya. Hinahanap pa rin yung level para alam nila kung gano'ng kaka-proficient sa Japanese. Kasi yun yung basis nila eh. Pero kung halimbawa, pupunta ka lang ng Japan, gusto mo pupunta sa Japan, kahit JFT, pwede na. Kasi yun, nakabasa ko doon is, basta kung titira ka doon, magtatrabaho ka, may JFT ka. Pero siguro, okay naman, bago lang naman yun. Kung may JLPT ka, di why not? Bago, parang kasi ata yun, JFT kasi, kaya hindi pa masyado alam ng ibang koy. Company. And for N5 Sensei daw po, pag JFT. JFT. Yun. Tapos ito pa pala. JLPT is handwritten, di ba? Magsulat kayo doon ang sagot. Computer-based yung JFT. At on the day, lalabas yung result. Galing. For in sa isa, yung handwritten JLPT, after 3 months pa, di ba? So sa JFT, andun agad yung result. Pero, ano daw, kung gusto mo mag-retake, after 30 days, saka ka pwedeng mag-retake. 30 days. Hindi everyday. Diba, te? Hindi everyday. Basta nabasa ko doon, yun ang naman nagbasa-basa ng mga 30 days. Pwede nyo rin siyang tingnan. Tapos, pang Asian countries lang siya. So, sa iba, mga Europe, mga US, wala man siya. Sa Asian. So, JFT, pwede pala mag-codigo. Nandun ka. Siyempre, babantayan kayo doon. May bantay. Tapos may kita mo kung ilan, may time limit din, time pressure. Hindi, syempre, meron na doon, naka-ready, nasasagutan mo. Press. Kasi tingnan kayo doon. Ayun. At iba pang questions para sa topic natin, Tanji lang naman, no? So ito ha, again, doon sa mga kasali sa first batch, bukas po tayo. Kasi hindi ako pwede pala ng Wednesday dahil pag Wednesday, di ba, grammar siya. Strict ang mga proctor sa exam. That's true. Grammar tayo sa Wednesday, so medyo mahaba yung explanation. Baka hindi ko mabilisan.
Kaya bukas na lang, vocabulary. Pag vocabulary, kaya naman yan. So, after ng natin, ano, Zoom tayo. Okay? I-try ko nga kung paano yun kasi first time kung magagawa ng sarili ko pang Zoom. Pero parang may issue sa Zoom, no? Yung parang nahahack daw, et cetera, ganun. Pwede ko isa't alam. Parang ganun. Basta once lang naman tayo magkikita sa Zoom, okay? Explain ko sa inyo bukas pag nagkita-kita tayo kung ano yung ibig ko sabihin. Basta yung first Zoom lang. E accommodate ko lahat. Di, hanggang next week tayo kasi mga 70 yun. Kaya, iklian ko na lang yung dito sa study. After nun, lahat ng mga present, ha? Kaya sinasabi ko kung available ba kayo, okay ba sa inyo, comment nyo dun kung magpa-participate kayo para alam ko kung ilan yung makakasalo. Siyempre, mas konti. Di, mas matatapos agad. Ganun. Ano lang naman yan? Sige, Jiko Shokai lang. Self-introduction, aral na kayo. Then, mag-questions lang ako ng dalawa. Then, next na tayong natao. Ganun lang. So, simple lang. Tingnan ko lang. Eh, kung may background ka sa Japanese, malay mo, mag-follow up question ako sa'yo. Kaya-kaya mo lang. Hindi mo lang umiyagi. May ano umiyagi. Hindi mo na sumulan. Pag nasa taxi ata, ayun nila. Or sa iba, ayun nila nagbibigay ng tip eh. Ayun nila nagpapatip. Parang mababa yung ano ata, kapag bibigay ng tip, parang dami yung magbigay ng tip. So, yun. At yan. Nasa, nito kasi yung ring light sa kaliwa, ano dyan yung... Pag nilagay ko kasi sa harap yung ring light, mapupunta sa board yung bilog. Diba? Pawangit siya. Okay, so, yan. Ay! Ha? Len Limusinero? San? Len San? Yes, present ka dito, okay? Pero dun sa, yung sinasabi ko po is yung sa first batch. Okay, dun sa mga hindi pa nakaalam, kasi po nag... Meron ni Hongo speaking only, Japanese speaking only na class. So, parang ano lang naman, konting kaiwa. Kaiwa means conversation in Japanese. Konting kaiwa lang naman para mapractice yung sarili nyo mag-Japanese. So, yan, tulong yun. So, again, nasa Facebook page, kung nandun yung pangalan nyo, kung saan post kayo, dun kayo magko-comment kung yes ba, mag-participate kayo o hindi. Kasi wala ko nakita mga comments doon. Hindi ko alam, participate ba kayo? Ganun. So, dito na lang sa class, ibibigay ko sa inyo bukas din yung link. Okay? So, right after yung class, after mag-vocabs, mag-ano tayo. Doon sa Zoom ang diretso natin. Tapos yung exam, kasi nga hindi pa makapagsulit. Mag-paste uli ako ng exam doon. Lesson 3 ang next na exam, di ba? Para may sasagutan naman kayo. Pang Wednesday naman natin yan. Sige. So, yung lesson 3, ito, additional. Lesson 3 na exam, ipopost ko sa Facebook page. Okay? Ipost ko sa Facebook page yung lesson 3 na short exam. Sasagutan natin sa Wednesday. Kasi medyo huli tayo eh. 5 na tayo. Dapat 5 lesson na. 5 exam. So, lesson 3 na exam, ipost ko. And then, sagutan natin on Wednesday. Kasi, bukas hindi pwede dahil mag-zoom nga kami nung first batch. Okay, so yun lang mga paalala. Alas 9 na, mga kaibigan. So, maraming salamat sa inyong time. Kita-kita ulit tayo bukas para sa panibago nating topic. At mag-open tayo ng new lesson, which is Mina na ni Hongo Lesson 6. Vocabulary. So, mas maiginan dito kayo. Para kung may mga additional akong karagdagan. Hindi pa ako makapagsata ng Java. I-practice mo lang yung ano lang, Hajime Mashite, Watashi po, oh. Watashi na naman ay fearless or fearless, perto naman. Kaya mo yan. Kamisaduhin mo lang yun. Tapos magsalita ka ng ano. Yeah, mataas ta. Sige, maraming salamat. God bless inyo and good night. Yung mga bago, don't forget to subscribe and ipakalat nyo na lang. Yun, big help yun. Ipakalat nyo yung itong ating channel para matuto rin sila. So, Oyasumi. Hay lang siya ba? Sige na. Okay. Good night.